Menobyo na siya. At si Japs pa. Kilala mo ba yun? Oo. Nakuha siya. Pagsabihan mo si Nicole, ha? Nalayuan ang taong yun. Mapapahamak lang siya doon. Ang dog ng DZRH ang dulan sa kanyang panahon. Gaano nga ba kadaling tanggapin sa sarili ang isang kasalanan? Gayon din ang pakumbabang paghingi ng tawag. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan sa ating dunang sa kanyang panahon. Hi, Miss Beautiful! Ko talaga, Jobs. Lagi mo nalang kung tinatawag ng ganyan, kahit sa maraming tao. Uy, totoo namang maganda ka. Nako, dinutokso na tuloy ako ng mga nagpupunta ditong customer. Di mabuti. Lagi nila akong naipapaalala sa'yo. Jobs! Kasi, yun talaga ang gusto kong mangyari. Hmm. Ang maaalala mo rin ako lagi. Dahil lagi kitang naiisip. Para kang ang pere. Hindi ko makalimutan. Puro kang kalokohan. Nicole, gusto kita. Sana, magustuhan mo rin ako. Asyam, gabi na. Bakit ala pa si Nicole? Eh, kanina pa sarado yung karinderya ni Barang, dumaan ako ron, ha? Madalas nga, gabi na ko umuwi ang batang yung kulas, eh. Tinanong mo ba siya kung bakit? Oo, hindi naman siya nagkaila. Bakit daw? Namamasyal daw sila na nobyo niyang si Japs. May nobyo na siya? At si Japs pa? Kilala mo ba yun? Oo. Nakuha siyang. Pagsabihan mo si Nicole, ha? Nalayuan ang taong yun. Mapapahamak lang siya doon. Ano? Oh, di ba? Masarap. Oo, Japs. Tama ka. Kaya sasama ka na lagi sa akin dito. Dito tayo, iskor. Ay, wala ba tayong sabit dito? Wala. Taon bala sa'yo, babe. Ha? Eh, ano ba? Ang likot-likot naman ang kamay mo. Siyota naman kiti. Ano ba? Kaya ayos lang yun. Kahit awa ka na talikan kita. Jobs. Ano? Hindi. Hindi totoong sinabi mo, Bullet. Sorry, Nicole. Pero hindi kita niloloko. Totoong sinabi ko. Hinuli ng mga pulis si Japs kahapon habang nagbebenta siya ng marijuana. Ha? Huh? Eh, hindi na siya makakapunta rito ngayon. Si Japs? Umalis din siya? Naniwan niya rin ako? Wala na pamilya ko. Oo, oh, ganun niya. Sasaktan ako pag nakikita kong ganyan ka eh. Ako na lang. Ako na lang maling mo. Ulit. Nicole, matagal na kitang mahal. Ako na lang ipalit mo kay Japs. Pangako, hindi kita iiwan. Pwede ka ba naming makausap, Nicole? Po, tungkol po saan, Tata Kulas? Tungkol sa tomboy na si Bullet. Ah? Kayo ba eh? May relasyon na. Oo. Oh. Eh, upo. Ay, bakit ka ba nagkakaganyan na bata ka? Nung una, sa lalaki, adik ka pumatol. Ngayon naman,
sa nasenggang tomboy. Tata ko lahas. Nana Asyang. Natutuwa na sana kami na itinigil mo ng pagmamarihuana. Kaso, alak at sugal naman ang natutuhan mo kay Bolet. Gusto ko lang naman po kasi maging masaya. Pero sa ginagawa mo, abay, sinisira mong yung buhay. Tama na magsaya ang tao. Ngunit nagiging masama ito kung sobra na. At mali na ang pamamaraang ginagawa sa pagsasaya. At isa pa, mali ang pakikipagrelasyon mo sa tomboy na yon. Sabihin mo nga sa amin, mahal mo ba siya? Hindi po, nalaas siya. Gusto ko lang po kasi lagi may makasama. Dahil natatakot po ako mag-isa. Nicole, huwag mong isiping nag-iisa ka. Naririto kami. Handa kang tulungan at samahan. Tata ko lang. Higit mong hangaring makasama ang Panginoon Diyos, Nicole. Dahil kapag nadanong siya sa iyong puso, magiging maligaya ka. At makakaya mong harapin ang mga hamon ng buhay. Ano? Nicole, hindi. Huwag mo sabihin yan. Ulit. Ayoko magkaiwalay tayo. Sorry, Ol. Pero sasama na ako sa pag-alis dito ni Nanana Asya at Tata Kulas. Huwag. Huwag ko sumama sa kanila. Kaya naman kitang buhayin eh. Kahit hindi ka magtrabaho, basta dito ka lang sa akin. Kalimutan mo na lang ako. Ol. Please. Hayaan mong ayusin ko ang buhay ko. Sana. Ayusin mo na rin ang iyong buhay. Layuan mo na ang alak at sugal. Mula pa nang sumama ka sa amin dito sa Pampanga, Nicole, parang lagi ka na lamang nag-iisip ng malalim. Nanaasya. Maaari ko bang malaman ang iniisip mo? Patatawarin pa kaya ako ng Diyos? Pwede pa ba ako magtagumpay sa buhay? Kasi, ang dumi-dumi ko na. Ay, batang ito. Huwag mong pag-alilanganan ang pagpapatawad ng Diyos. Kahit napakarami mo, kaya kanya linisin. Basta taos lamang sa puso ang iyong pagsisisi. At paghahangad na magbagong buhay. Ang tanong nga lang, handa ka bang gawin yun? Opo. At salamat po sa inyo ni Tata Kulas. Salamat sa lagi niyong pagpapayo sa akin. Kumusta, Nicole? Ay, Kuya Julius! Ikaw palang sinabi ni Nana Asya na bisita ko. Oo, kamusta ka na? Ito, may sarili ng beauty parlor. Nag-aral ako ng cosmetology dito. At nung makaipon ako ng konti, minuksan ko itong parlor. Tatlo na nga yung tuuhong ko eh. Natutuwa ako sa tagumpay mo, kapatid ko. Patawarin mo sana ako dahil iniwang kita noon. Kuya Julius? Tinalo ko ng kapusukan ko. Kaya napabayaan kita. Tapos na yon. Kalimutan na natin. Ang dapat natin pagtuunan ng pansin, ang bukas na darating. Salamat sa iyo. Kasama ko nga pala ang pamilya ko. Oh? Ito na kasi kung magtatrabaho sa Pampanga. Aba, di mabuti. Makakasama ko na kayo ngayon. Oo nga. Salamat kina Nana Asya at Tata Kulas. Ginabayan kanila sa panahong wala ako. Hindi lumilimot ang Diyos. Hinihintay lamang niyang ang tao ay magbago ng lubos upang kanyang papagtagumpayin ang mga hangarin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz,
Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Jeneline de la Cruz. Special sound effects, Jerry Mutiar. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang Panahon.